Ito buo. Itong buo. Yan, yan lang. Ito lang. Tapos, simula dito, ito ang magka-partner ng wall. Ito, tsaka... Ito yung apat na tiles. Apat yan, no? Apat diba? Yan. Tapos ito. Ah! Ito ang magka-partner. Yan. Ito lang, tsaka ito. Ito. Ito, the less, yung gray na. Ah, okay. Ito, parehas. Eh, hanggang dito lang, ha? Ah, ito lang, oh. Yung apat lang. Apat lang. Saka ito. Oo. Tapos itong dalawa sa shower, tsaka ito. So, tsaka ito. Ito, yung ex. Oo. Di ba may ganun tayo? Oo. Yun lang. Yun ang pinaka-ex ko. Ito, itong apat na lorry. Magaan lang gabi. Oo, magaan lang. Kaso tagal. Kasi, hindi nagka-bagay. Oo. Start kaya muna lang. Maganda yung pinaka ano niya, pinaka setup niya kasi naiba naman. Oo. Kasi yung shower na ano lang eh. Oo. Punta ko sa shower eh. Oo, dun lang sa shower area lang nagkaano. May magreklamo niyan kung ano, magkita sa tapos nandito tuloy lahat yung ito. Oo. Dapat nandito to eh. Oo. Kasi karamihan talaga sa mga kondo, ito na dito, tapat. Kaya tapat din. Oo. Suggestion niya. Imbis na maganda sa nasiyan niya. Malakas pala tagas dito sa taas, oh. Puro ano. Ah, yung sa tubig? Oo. Puro ano, no? Puro buhit. Oo, puro buhit. Ah, malakas. Oo, buti na lang siyan to. Maganda yung setup ng ano niya, kasi naiba naman. Kasi sasalo sa flooring na kami na... Sana bininihan din yung ganito na lang na... Malungkot ako sa shower eh, sa amin. Dito shower ang ilagay, 60x60 pa lang. Oo. Dapat binilihan niya rin ng ganyang kulay, 30x30, no? Hmm. Para sa swak. Ganda nga eh, yung design eh. Ang ganda nga ng design. Ang ganda na pagkakaano niya, pagka-gray. So, dapat gray din dyan sa flooring. Tapos buwan yun din. Ang ganda na design sana. Ang ganda nga. Kulang lang sana. Parang... Ito guys, ito yung sa CR. Sa CR, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na paikot na tiles na 4 na patong. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, may konti pang matitira para sa kisame. Ayan. So, ito, depende pa rin sa suggestion ni client kung paano yung pinaka-accent niya, kung saan niya ilalagay, okay lang din yun sa amin. So, kami naman, bibilangin lang namin kung ilang piraso. Then, bahala na yung tile setter kung paano yung pinakalatag niya. So, ito, ang pinaka-suggest ng aking tile setter is dito sa may shower area, ang ilalagay kasi dyan is ganito rin, 60x60. Mas maganda sana kung 30x30 na gray na ganito sana rin. Pero tingnan natin kung paano niya nalang didiscraftehan. Kasi ito yung pinaka-floor drain eh. Ayan. So, dito may nakaabang na outlet. Dito ka na lang sa gilid, no? Sa gilid ka na lang. So, ito yung kanilang mga accessories. Dapat pag nagpa-renovate kayo sa CR, kailangan nakabang na yung mga accessories. Katulad nung ginawa ni Kuya Joan. Nakabang na yung mga tubo, yung mga butas. So, ayan, naglatag pa sila kanina. Ayan din. So, kailangan nakaabang na para maabangan nila. Ito rin. Ayan. Ito yung naman yung bidet nila. Ang mahal, 1.5. So, all home kasi, syempre. So, ayan. Then, ito.
angle bulb. Ayan, kailangan to para sa bidet tsaka sa flush ng CR. So guys, kung magdi-design kayo ng inyong CR, bahala na kayo kung anong klaseng tiles ang gusto nyo. Mas preferred namin yung 60 by 60 pagdating sa wall kasi mas madali siyang ikabit. So itong 30 by 60, ayun nga, matrabaho. Then pag nag-tile sa CR, medyo talaga parang, hindi ko ma-explain, medyo talaga mabusisi, parang ganon, kasi yung sukat niyan eh, ayan, yung pagkakalatag niya sa pader, kailangan talaga naka-level. So, ayan. Pero kung 60 by 60 yan, tapos na yan dyan. Tapos na yan kasi isang latag pa lang eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na tiles na agad yan. Ito medyo kasi maano. So, bukas natin ito itutuloy. Baka bukas okay na kasi anong oras na rin naman eh. Alas 5 na. So, ayan. Picturean lang natin para meron tayong compose sa ating page. Ayan. So guys, sa tiles, kayo na bahalang pumili kung anong gusto nyo. Then, kami na bahala sa pinakabilang niya. Ayan. So, ubusin na lang yung pinakahalo. 444 na pala. Ayan. So, ang pinakagamit lang ni Kuya Chuan is itong adhesive para mas makapit. Itong tiles adhesive na ABC.